Magandang umaga, Assumption. Nandito na naman kami para sa ating lingguhang simbahagi upang pagyamanin pa ang ating kaalaman tungkol sa kasaysayan ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa araw na ito, ating tutuklasin ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga katikista sa ating simbahan. Kung ikay nagsimba nung nakaraang linggo, maaalala mo na ating ipinagdiwang ang araw ng mga katikista. Sila ang mga nahirang na magturo ng ating pananampalataya sa mga nais mabinyagang Katoliko. Noong unang dumating ang mga misyonerong Kastila dito sa atin, sila ang nagbahagi sa atin ng pananampalatayang Kristiyano. At bagaman bago pa lamang tayo sa ating pananampalataya, may ilan na sa ating sumama at tumulong sa mga misyonerong napunta pa sa ibang lugar. Kabilang na rito si San Pedro Calungsod, na sa murang edad na 13 ay sumama sa mga misyonero papunta sa mga isla ng Marianas. At doon nga siya nabigyan ng pagkakataong ialay ang buhay upang mapalaganap ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ngayon, ang ating mga katikista ay makikitang napapagal sa paghubog ng pananampalataya sa ating mga parokya at sa mga paaralang pampubliko. Kadalas ay voluntaryo pa ito at naglilingkod ng walang katumbas na bayad. Sila'y masugid na nag-aalay ng kanilang oras at kalakasan upang maging instrumento ng mabuting balita ng Diyos para sa mga mag-aaral na hindi kayang pumasok sa mga pribadong paaralang Katoliko. Minsan nang nabansagan ng ating Santo Papang si Francisco o Lolo Kiko na ang mga Filipina sa Roma ay mga smuggler ng pananampalataya. Dahil kahit saman sila magtungo upang magtrabaho, doon din nila ikinakalat ang kanilang pananampalataya. Kaya't noong taong 2019, kahit na nga sa mismong Vatican ay nagdiwang ang Santo Papa ng simbang gabi para sa pamayanang Filipino sa Roma. Tayo ring lahat ay binibigyan ng pagkakataong maging instrumento ng paglaganap ng mabuting balita ng Diyos. Kung mamumuhay tayong tapat sa tawag ng ating magmahal, maglingkod at magpalaya. Ang nakaraang 500 taon ng ating pananampalataya ay isang biyaya ng Diyos, di lamang para sa atin, kundi para tayo'y maging biyaya rin sa lahat ng sulok ng mundo.